Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay Pinoy Almusal. Siyempre, nag-evolve na rin po ang ating almusal. Ang hotdog na sasama na rin po natin sa ating almusal. Yeah, meron po tayo ngayon pritong hotdog. Pinasingaw na okra. Pritong itlog. Pritong tuyo. Sinangag na maraming bawang at instant pancit canton. Ayan, kain na po tayo! Mabuhay! Ayan, maraming salamat po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Bago po tayo mag-bisa, dasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na naman po na ito. Nakarakas na naman po kami. Naway lahat po may makain sa kanilang pagkainan. Naway mapagsaluhan. Sana po ang may mga sobra ay magbahagi po. Panginoon, sinusuko na po namin sa inyo lahat. Makigabay po mga kababayan namin. Mga nasa ibang bansa na nakipagsapanan na nakatira. Kaya po sa Pilipinas, kami pong lahat ng tao sa buong mundo. Sa pagkala ni Jesus. Amen. Tara, pasanap po natin. Good vibes po muna tayo ngayon. Sana na po ay naging maayos po ang inyong araw. Stay positive po sa gantong panahon. Kaya laban lang po tayo. Kaya po natin yan. Talagyan yung suka ko po na may sinin. Tapos yung may sinin na niya kanya ko lang po eh. Meron din po tayong kape na may gatas at pineapple juice. Dali lang po, walang kape. Dahil tuyo. Atog, okra, at canton. Ang isang canton po eh, nakasanayan na rin nating iulam. Meron din po akong pinakurat na may sili, ketchup. Mga puso ang may sili. Ito muna natin itong kape. Sample muna natin sa tuyo. Ay, lang po talaga siya nasawsaw ko sa suka. Okra po sa pinakurat. Bagong po ito. Hindi ko po alam kung ano po itong pinakurat nali. Ah, suka po. Sarap. Akala ko po may bagong. Spice vinegar pala yung pinakurat na may iba-ibang itikmak po yung luya, bawang.
Parang gusto ko yung pinakulat sa tuyo. Tapos suka, okra. Ding kape. Misal lang po talaga ako magkape. Pag ganito po talaga ang pagkain, mapapakape po talaga. Sorry po sa ingay, ha. Nung malilit po kayo, pag nakakita akong gantong mga pagkain sa TV, nakatakam po, ano. Yung nanay ko po, bibiling kami ng ano, yung pandesal. Lalakari lang po namin, eh. Ngayon po, lagi na ulmasal namin. Kaya magsasangag po nanay ko. Minsan, magpapaksiw po yun ang bangus. Napakasarap. Kaya, paksiw na suho, so alay kasi sa umaga ako po. Tapos po kaya, may sa pandesal yung lalakari po namin. Tapos ako po na sa kape, malinamnam po talaga pandesal nung araw. Iba po lasa. Ngayon po kasi may mga pandesal na madaling tumigas. Ano po, hindi eh. Malambot. Saka noon, excuse me, noon po yung palaman namin, yun sa Latek. Kung ako dyan, pero mas ano po nun, malapot po nung araw, mas masarap. Meron pong nakalabalot sa plastic na manipis. Babalatan, tapos lalagay po. Napakasarap. Okay, nasa lata po, yung molasses na makunat. Pag ginagano, bumabaluktot po yung kutsara. Tira po ang sinahal para mamaya meron namang snack. Ngayon po kasi pag nasabay talaga ako na para magkain ko dahil nakabring nga po sa trabaho dahil po sa nangyari ngayon.
Tapos may isang babao niya po yung tinapay sa school. Yung pansit ka ito, instant pansit, hindi pa po masyado uso nun. Papalaman niya po yung salatek o kaya molasses, sarap, pag kinagat niya po. Malambot pa rin po yung pandesal. Sa kalalagyan po talaga nun ng mga pandesal, yung kulay brown na papel. Mas mainam mo, mas nature friendly po yung mga dati. Dati mga lalagyan talaga na re-recycle po. Naalala ko po yung dede. Dede po namin, nakita ko. Kaya lang nawala na po eh. Bote talaga. Kaya talaga hawak na nani kasi pag nabitaan ng bakat, bukol. Bote po talaga yung babasagin. Tapos sila dyan ng pulbus, lata po. Kaya ginagawa rin algan siya. O kaya pamukul sa mga chismosa. Hindi, joke. Joke lang po yan, ha. Hindi naman pamukul sa chismosa yun. Inaasinan sa kabawang hinahag. Aswang. Mga aswang sa lipo. Kaya doon sa mga chismosa, huwag nyo nang palalain ng mga sitwasyon lang, no? Sesya na po, ah. Paano po, maraming maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw po na to. Nawin maging positive po ang pag-isip po ng bawat isa para po mabalansin po yung pamuhay po namin sa araw-araw ngayon. Ngayon, bigyan na kaharap po kami ng isang pagsubok. Sinusungo na po namin sa inyo. Alam po namin na sa inyo po ang susi para matigil na po ito. Naway naman ito na po ng bawat isang magbigay at magkaisa at tumapit po sa inyo na walang humpay na tumawag po sa inyo. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Namamakawa po ang isa inyo. Sa ngalan ni Jesus, amen. So ngayon, hindi po muna tayo mag-greeting sa shoutout portion. Inuulit ko po dahil sa nangyari po ngayon. Sa shoutout ko po lahat ng Pilipino po sa buong mundo na nagtatrabaho, mga OFW, ingat po kayo lagi dyan sa mga frontliners. Kahanga-hanga po yung ginagawa po ninyo, ingatin po ninyo yung makalusugan po ninyo. Lagi pong may communication sa inyo pong mga pamilya. Magpahinga, kumain po. Sumunod po sa pinag-uutos ng gobyerno, kung hindi po nakaka-uwi, ganyan po talaga sitwasyon po natin ngayon. Yan po ang maitutulong po natin na mag-stay po sabay para maiwasan din po natin ito. Sa pagtitiis po natin ito kasi ito rin po yung magiging solusyon para po matigil po yung pagkalat po ng sakit. Sa mga kabahayan naman po namin sa Pilipinas, namimiss po namin kayo, gusto po namin kayo makasama. Ingat din po lagi, sumulit din po kayo sa nasabi po ng GBN na mag-stay po sa bahay para po sa kabutihan po ng lahat. Huwag na po natin isipin yung sarili po nating libangan. Nadadayo po iinom, dadayo magsugal, dadayo makikipagkwento. Huwag na po sa ngayon po, i-prioritize po natin yung mga pamilya po natin, mga mahal natin sa buhay. Yung mga kababayan din po natin nakatira sa abroad, ingat din po kayo lagi. Ipagdasal din po natin ang ating mga amo, mga kasama sa trabaho, mga ibang lahi na tumutulong din po sa atin. Magpasalamat po tayo sa kanila. Sa mga sundalo, volunteers, sa lahat po ng frontliners, Barangay Tanod, Kapitan, Mayor, sa lahat po ng mga politicians, supportan po natin sila dahil hindi rin po biro ang sitwasyon na nangyari po ngayon. Huwag na po natin haluan ng politika po nangyayari kayo, basta magtulungan po tayo. Paano po, maraming salamat na naman po sa oras na inilaan nyo po sa pinilakang lakbay. God bless, ingat po lagi sa ngayon, kailangan po talaga nating lumaban. Laban lang!